Opo. Sila po ang kumukuha at nagmamalasakit sa aming mga magsasaka ng Nueva Ecija. At napakalaking tulong po sa amin ito. Masayang masaya ang mag-asawang Jerry at Lori Villanueva dahil nabili ng Kapitolyo sa mas mataas na presyo ang kanilang palay kumpara sa mga private traders na binabarat ang kanilang presyo sa halagang 15 pesos and 50 centavos. Halos nabigla pa si Aling Lori sa halagang ibinayad sa kanyang 97 kabans na palay na 16 pesos at 80 centavos naman bawat kilo na may variety na 436 at 24.2 naman ang moisture content nito. Malaking tulong ito sa kanila lalo na at inuutang lamang nila ang kanilang puhunan kaya labis ang kanilang pasasalamat sa programang pamimili ng palay ng Provincial Food Council ng Kapitolyo. Kasi po talaga nung nakakaraang araw apakababa po ng palay kasi malaking tulong po sa amin na tumaas yung palay kasi nga po yung puhunan namin malaki din po. Kaya talagang napakalaking tulong, kaya talaga nagpapasalamat kami kay Gob. Ang isa pa sa ipinagpapasalamat ng mag-asawa ay bukod sa binili na ang kanilang palay, ay ipinamimigay din ito sa kanila at iba pang mga mamamayan bilang ayuda upang mabawasan ang nararanasang gawat dala ng pandaigdigang pandemya. Pinatutuhanan din ni Mang Jerry ang programang Provincial Food Council para sa mga hindi naniniwala sa pamimili ng palay ng pamahalang panlalawigan. Malaking tulong po ito para manipula natin yung mga traders na maliliit kumuha na bagsak ang mga presyo. Alam po namin na gusto lang po kaming tulungan ni Governor sa mga pagkakataong ito dahil binibili niya po sa amin to, pero pinamimigay din po sa amin. Yung mga bigas actually nakakatanggap nga po kami. Talagang meron silang malasakit na tumulong sa mga Nueva Ecijano. Ang Palay Support Program ng Provincial Food Council na inilunsad noong 2019 ni Governor Aurelio Omali, katuwang ang sangguniang panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Doc Anthony Matias Umali na layuning matulungan ang mga magsasakang Nobo Ecijano sa bagsak presyo ng palay dahil sa rice tariffication law. Ikinatutuwa rin ng gobernador na naging matagumpay ang programang pamimili ng palay dahil napipilitang itaas at isabay ng mga traders sa mataas na presyo ng Kapitolyo ang pamimili ng palay. Dahil kung hindi nila ito susundan, mas pipiliin ng mga magsasaka na sa Provincial Food Council magbenta ng kanilang mga ani dahil napakahalaga ng bawat sentimong dagdag sa kanila. Nilinaw ni Gov Oye na hindi nakikipagkompetensya ang pamahalang panlalawigan sa mga private traders sa pamimili ng palay. Mas mabutian niya na bilhin pa ng mga traders sa mas mataas na presyo ang mga ani ng mga magsasaka dahil kapag nagtuloy-tuloy ito, ang panalo rito ay ang mga magsasakang Nobo Ecijano. Mula dito sa bayan ng General Tino, kasama sina Raymart Pancho at Jerome Tikia, Smiles Petren III para sa Balitang Unang Sigaw.